Ako si Daniel Mangalima ng Forca Faso Family at ito ang aking tunay na buhay. Isa munang maikling family background. Ang tatay ko, pulis. Ang nanay ko, pulis. At apat kami magkakapatid. Ang dalawa kong ate ay nagtatrabaho na sa abroad. Kaming dalawang natira naman ay nag-aaral sa Don Bosco. Noong kinder, nag-aaral ako sa Adel Grace Montessori School dito sa bayan naming Arayat, kung saan naman naging kaklase at best friend ko ang mga kapo ko ng Bosconian ngayon na sina Joshua Velasquez, JV Tunggol at Jovenio Baluyut. Pagka-elementary naman ay nag-aral ako sa Arayat Holy Child Educational Foundation Incorporated. Dito rin sa bayan namin, nag-aral ako doon simula grade 1 hanggang grade 6. Sa usapang pamilya, sa tingin ko, wala namang masyadong nagkukulang sa pamilya namin. Siguro, medyo nagkakaproblema lang sa oras. Ang tatay ko kasi, umuwi lang sa Biyernes o Sabado ng gabi at babalik sa trabaho ng Linggo ng umaga. Yun lang siguro, at ang lahat naman ay matiwasay sa pamilya namin. Naghihingi naman ako ng grasya ng oras para sa pamilya namin dahil sabi ko nga kanina, medyo nagkukulang kami ng family time. Hinihiling ko rin na sana'y laging maayos na ang mga ate ko sa ibang bansa. Desisyon ko naman para sa pamilya ko, siguro mas close pa ako sa mga kapatid ko kahit nasa abroad sila, pati na rin sa nakababatang kapatid ko. Para sa gayon ay mas mapalago pa namin ang pagsasama namin bilang pamilya. Tungkol naman sa pangalawang pamilya ko, ang Forca Faso Family. Sa tingin ko, nagkukulang kami ng unity o pagkakaisa. Napapansin ko rin na kaysa to pa rin ang obligasyon sa klase, ay inuuna pa na iba kong mga kaklase ang ibang bagay. Siguro dahil nagkakahiyaan nga ang ilan, o minsan, sadyang wala talagang pakialam ang iba. Tungkol naman sa grasya para sa klase, sana ay patadagin pa ng Diyos ang napakabait at maaalanin naming advisor na si Sir Gino Bognut. Mahal na mahal namin siya. At sana ay mas tumandag pa ang pagsasama namin at ng buong section. Sana rin ay umiral ang volunteerism sa section namin. Dahil yun ang nakabubuti at ninanais ng aming advisor. Magiging mas flexible na ako sa klase. Kung wala mga prefects, ako ang tatay yung prefect. Kahit nandyan sila, gagawin ko pa rin ang makakaya ko para makatulong sa klase. Minsan, nakakalimutan ko ng gawin ang obligasyon ko tuwing Linggo. Nakakalimutan ko ng aring magdasal tuwing bago matulog. Minsan, mas nauuna ko pa ang mga personal na bagay kesa sa Diyos. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko sa paggawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Simula ngayon, gagawin ko na ang lahat para makasimba tuwing Linggo. At magdadasal na rin ako araw-araw. Magiging mas focus na rin ako sa sarili para makontrol ko kung ano man ang sa tingin kong maling magagawa ko. Sa retreat, napakarami kong natutunan. Isa doon ay ang pagkakaroon ng pakialam sa iba. Hindi lang kasi dapat ang sarili ang iniisip. Dapat alam mo ang nangyayari sa paligid. Para sa akin, it's a itong hakbang patungo sa pagiging magaling na leader. Natutunan ko rin na dapat lagi akong maging mapagkumbaba. Kahit anuman na mangyari, sumikat man o maging swerte sa buhay, dapat laging humble.
At ang huling napag-isip-isip ko tungkol sa retreat ay ang pagiging mas malapit sa Diyos. Ano man ang mangyari, dapat lagi akong nananalig sa Kanya. Lord, sa lahat po ng desisyon na ginawa ko at gagawin ko, sana gabayan ninyo po ako. Sana bigyan niyo ako ng focus para matupad ko ang lahat ng responsibilidad ko. Maraming salamat po sa lahat.